Yo, what's up tayo mga kakambyo? So, kumusta kayong lahat? For today's video natin, meron lang akong ipa-share sa inyo, no? Kasi may madalas ako may experience dito sa motor ko. Yung aking brake light switch. Yan, so, di ko alam kung, hindi ko pa sure, no? Kung sira na ba talaga siya kasi madalas. Ano siya? Minsan sumisindi, minsan ayaw. So, check natin kung anong cause ng ganon. Teka, pakita ko muna sa inyo, no? On natin, ignition. Tapos, dito muna sa handbrake muna tayo. Ayan, may ilaw siya. Sa boot brake naman, ayan, nakakonect yan, ha? Nakakonect. Madalas kasing ma-encounter to. Ayan, dito yan, eh. Nakakabit dito. Ayan, tignan natin. Kapakan natin, ha? Hindi natin maigi. Ayan, so, ayaw. Ayaw sumindi. Kahit ano na apak na samantalang dito isang tiga lang sumisindi na. Pagka ganito yung nangyayari sa brake light switch ninyo, huwag nyo munang isipin sila na yun, may ipapayo ko lang sa inyo, baka mamaya isipin nyo sira na agad. So ilang beses ko na kasing na-encounter din ito, pero ito mas matindi ngayon, eh, kasi wala na talaga. Dati pawala-wala lang yung ano niya, contact niya. So tanggalin muna natin to. Teka lang, hirap tanggalin, ha. Ito yung kanyang socket. Medyo madilim, mo. Ayan. Kanyang socket dyan. Tanggalin muna natin. Yun. So, ito yung switch. Tanggalin ko lang yung kanyang spring na pangbatak. Nakalagay kasi dito, eh, mayroong lagayan, eh. Ayan. Tapos, bunutin natin. Teka, sumabit. Hindi ko sure kung dun sa pinaghinangan ko nung kinabit ko to, kasi one time na akong nag hydraulic switch, tapos pinutol ko to, ginamit ko tong socket na to dun sa hydraulic switch na binili ko na racing boy, kasi yung pinagtagal 3 months lang na sigura agad, kaya binalik ko tong ano, stock ko. So ngayon lang ulit siya, ngayon ko lang ulit na encounter na masira. First time ko ma-encounter na masira tong ganito, heavy duty tong ganitong ano, eh, switch. Stuck to, guys, stuck. Titingnan ko muna to. Baka mamaya naputol lang dito sa inang. Meron na kasing ano to, pinagputulan. Tapos pinagdugtong din. Ininang ko lang. Ayan, so ito. Ito yung pinagdugtongan. Hindi naman naputol. Ito yung isa. Halos magkatapat sila. Wala naman siyang sira. O putol na wire. Dito sa taas. Teka lang. Dito naman. May isa pang dugtongan dito, eh. Okay naman. Nakadugtong naman. So, maaaring dito na sa switch ang sira, pero i-check pa rin natin yan. Bago pala natin i-check, sandali lang. I-check natin kung ano, pinag-connect natin itong dalawa na to kung iilaw. Kasi kung pinag-connect natin itong dalawa na to, tapos umilaw yung red light sa likod, ibig sabihin talaga dito na sa switch. I-connect lang natin ulit. I-jumper ko lang. Teka. Ayo, nakasindi pa pala yung ignition. Hindi ko pa pinatay. Ayan, so tignan natin yung ilaw, kung mag-iilaw siya. Ayan nga. Hindi sabihin, hindi dito sa wirings ko. Okay ang wirings. Ayan, oh. Tumutunog-tunog pa. Oh. Ayan, oh, umiilaw. Nakikita nyo sa tail light. Ayan. Umiilaw, pero pag dito na sa switch, walang ilaw. Wala. So malamang dito yun sa switch. Ayan. So maaaring ito yung sira or nag-loose or something. So may gagawin pa ako dito, isa pa, para ma-check natin talaga kung pwede pa siya. Ayan. So ito tayo ulit. Tanggalin muna natin dito sa socket. Pero kasi kung ano, ipapalitan agad, eh. Baka mamaya may remedyo pa. Ayan, so try natin buksan tong switch na to, no? Stock to, guys, ha? Stock ng brake light switch ng Suzuki Raider 150Fi. Dito try ko siyang buksan. Baka mamaya, eh, dito lang sa loob ng switch. Meron naman siyang ano dito. Medyo mahirap siguro tong buksan, eh. Kaso kailangan natin buksan to. Sayang naman, baka mamaya hindi pa talaga sa sira. Kailangan lang natin ng panungkit. Teka lang, may kukunin lang ako. Ito, guys. Ayan, meron ako ditong perdible, ayan. So susukitin ko lang to, baka sakali matanggal. Kasi ano,
Buo naman siya dito sa ibabaw. Bakit siya ayaw umilaw? So, susungkitin lang natin dito. Hindi mahirap. Kabilaan yung lock niya. Ayaw matanggal ah. Medyo pahirapan yung pagtanggal na ito ah. Tsaka iniingatan ko kasi baka mamaya mapigtas tong lock niya banda. Malipis lang siya. Ayun! Ay! Ayun lang. Nabigla. Nagtanggalan lahat. Ah, ganito palang ano nito. So, ito nalaglag. Yung kanyang spring. Tsaka yung kanyang parang trigger. Switch. Ayan o. Napakadumi niya pala, no? Maraming humido. Ayan. So, maaaring itong humido na to ang isa sa dahilan kung bakit hindi siya nag-trigger or hindi siya nag-switch on. Kailangan ko yata dito ng lira. Puro humido yung dulo ng pin. Tsaka itong parang ano niya? Parang titi. Kaya pala siguro hindi nag-switch on. Ganyan siya. Kasi madumi siya. Puro humido. Ayan. So maaaring ito nga yung dahilan. Bakit ayaw niyang umilaw. So gagawin ko dito. Lilinisin ko to. Pati na rin tong kanyang pin. Dungis oh. So kukuha lang ako ng liha. Kaya ibang panglinis. Ayan guys. So nakahanap ako ng liha na 1000 grit. So lilihain ko to para matanggal yung kanyang humido. Teka lang ha. Ayun oh. Saan humido? Dahil siguro to sa nababasa siya sa loob. Kaya nagkaroon ng humido. Tapos parang may ano, parang libag yung kanyang pin. Yan. So kung hindi mo pala talaga mabubuksan tong switch na to, hindi mo makikita yung dahilan kung bakit hindi umiilaw yung brake light mo. So mapagkakamalan mo, sira na yung brake light switch mo. Ngayon, magpapalit ka ng bago. Dito malalaman natin kung ito nga talaga yung dahilan. Pero tingin ko talaga ito yung dahilan eh. Kasi ayun nga oh, hindi talaga magti-trigger kung masyadong madumi. Papakinisin natin to. Natanggalin ko yung dumi. Umikinis na siya. Wala na yung dumi niya. Ayan, lumabas na yung pagkatanso niya. Mas madali yata ang ganito ah. Ayan, mas madali nga. Yun. Ayan o, kita nyo guys. Lumabas na. Tansong-tanso na siya. Hindi kagaya kanina na napaka-itim niya. So for sure, ito yung dahilan kung bakit ayaw niya mag-trigger. Kung hindi para bunyoksan to, hindi ko binuksan to, maaaring mapagastos ako ng switch. Kasi plano ko talaga, magpapalit na ako ng switch. Parang babalik ako dun sa, ano guys, sa hydraulic switch. So maaaring ito yung dahilan. So hindi ako gagastos, kumbaga. Hindi mga gagastos na pampalit dito. So maintenance lang din palang kailangan nito. Ayan, so okay na tayo dito sa kanyang pin. You know, kinis na. Ito lang naman yung dapat na kinisin, no? Yung pinakamalaking parte niya. Dito sa taas, yung magenta na yung nakikita nyo. Ayan lang naman dapat yung kinisin eh. Kasi dito sa baba, ito yung kanyang parang off. Ayan, kasi hindi siya makinis. Ibig sabihin, pag nakababa yung pin na kanya, nasa na ba yun? Ito. Ika. Ayan, no? Nakikita nyo yung ideya ng switch na to. Pag hindi mo siya binabatak, nandun siya sa kulay itim. Ngayon, pag binatak mong ganyan, mapupunta siya sa tanso. Ayan o. So, dun siya magti-trigger, mag-on. Ngayon, kaya siguro hindi siya nagti-trigger, gawa nga nung maraming dumi, tsaka umido, yung kanyang trigger switch. Ito rin o, yung kanyang pin. Ayan o, punong-puno. So, lininisin din natin tong ano na to, pin na to. Dapat pala matanggal yung ano nito. Ayan o, tanggalin natin yan. Hindi mo talaga bubuksan tong switch na to, isipin mo sira na siya eh. Notice ko naman na hindi sa wiring kasi sumindi naman nung G-number ko. So switch talaga siya. Maaring naipon to na dumi sa kakahugat ng motor kaya pag nabasa sa ulan, medyo may mapupuntang tubig dito sa switch na to. Tapos pagka on ng ano mo, pag apak mo ng brake pedal, syempre dadaloy ang bultahe dyan. Tapos nagkakaroon ng umido. Ito pa sa isa pa. Ayan o. Kahit yung isa pa, iba ng kulay. So, lihain din natin. 1,000 grit lang itong ginamit ko para hindi ganun kagastang. Mas tiwala kasi ako dito guys sa stock switch kaysa dun sa hydraulic kasi nga, yung hydraulic ko nga 3 months lang tumagal eh. Ngayon ngayon lang to nagkaganito. So, madumi lang pala. Ayaw nyo mag-on. Ayan, so okay na. Ayan, so ibabalik na natin dun sa kanyang takip o case. Kanyang case. Sana mag-lock pa siya. Ito yung kanyang spring. Dito siya nakalagay. Ganyan. And then, susuot na natin siya dito. Yan. Tapos,
Babalik na natin. Ayan, so nag-lock naman siya, no? So, hindi na siya natatanggal. So, naibalik na yung lock niya. Kala ko masisira yung lock. Ayan, so titesting natin kung mag-on na siya. Tsaka kung smooth na yung kanyang on. Lagyan natin ulit sa socket. On na yung ignition. Ayan, naka-on na yung kanyang ignition. Ayan, so makikita nyo naman kung makikita naman natin kung mag-on. Ayan lang. Ayan, no? Oh. Teka. Kahit yung kanyang goma. Ayan. Ayan, so patakay natin. Smooth na, guys. Ayan, oh. Oh, diba? Kulang lang pala sa linis to, guys. Kaya ganun. So, kung merong ganito kayong switch at ayaw na gumana, hindi gumagana yung ilaw ninyo, kahit na batak-batakin nyo, hindi gumagana. Sa foot brake ninyo, hindi gumagana. Check nyo muna yung wirings. Yung wirings ninyo, kung hanggang sa socket, kung okay naman siya, wala namang putol. Then, ang gawin ninyo, check nyo yung mismong switch. Yan, so nabubuksan yan. Kaya siyang buksan, dahan-dahanin nyo lang kasi manipis yung kanyang lock. Yung may lock siya, pero manipis. Perdible, pwede na yung pang, ano yan, pang sungkit. Ayun o, napaka-smooth na. Kanina, kahit anong batak ko kanina, ayaw umilaw. So, yun lang pala yung dahilan. Nag-umido yung kanyang pin dito sa loob. Yung trigger niya, trigger switch. Yan. So, babalik ko muna to, tapos check natin sa foot brake natin. For sure naman, talagang iilaw na to kasi di ba, okay na siya. Babalutin ko na lang ng bagong tape to, kasi nasira na yung tape. Yan, so ibabalik ko na, no? Okay na siya. Yan, so okay na. Tingnan natin. Yan ah. Okay. Diba? Smooth na. Yan ah. Hmm. Yan lang pala, no? Yung problema natin, no? So, kung hindi natin yung binuksan, maaari, bibili na naman tayo ng bagong brake light switch. Maaaring hydraulic or stock switch. So, hindi natin ginawa yun, maaari tayo mapagastos ng wala sa oras. Nang napakasimple lang naman pala yung kanyang problema, no? So, kung may ganito kayong switch at na-encounter nyo na ayaw sumindi, wala naman problema sa wiring, naka-connect naman sa socket, tsaka walang putol yung wire. So, buksan nyo lang yung pinaka-body ng switch. Then, tignan nyo yung mga umido, yung dumi, dun sa loob, yung kanyang pin. Linisin nyo lang yun, tapos lihain. Yun, so, magiging smooth ulit yan. Then, maiwasan din yung gastos sa switch natin. So, kaya lang, guys. So, sana may natutunan kayo, no? May napulot kayong tip tungkol sa switch natin, brake light switch. So, hanggang sa susunod na mga vlog. So, peace sa inyo, guys.